Hey guys, welcome. Dito si Resantaro, ang Redinator for Collector for anyone who can resonate sa reading ito. This is a general reading for Collector. Your energy at this time. Nine of Swords. Problemado. Stressed. Nag-overthink ka. O nag-isip ka ng mga wala namang kabuluhan. Ganyan. Parang hindi makapahinga yung isip mo. Kakaisip. Ganyan. Isip ng isip. May stress. More information sa'yo. Ay. Shadow side. That's why na-stress ka kasi meron na influence sa isipan mo. Meron ng gugulo. Meron ng hand. Ano to ng hand sa isipan mo? Shadow side. So, evil. Evil or evil. Something evil. Hindi. Hindi siya evil. Ano yan? Gawa ng witchcraft. Kadalasan gawa ng witchcraft yun eh. Witchcraft, pag may mga ganyan na siya. Gawa ng witchcraft. Gawa ng witchcraft. Ay, na-atake ka. May nang atake sa'yo para maging unstable ka. Yeah. Kasi alam nilang nag-heal ka. Alam nilang kalmado yung isip mo. Alam nilang relaxed at kalmado yung isipan at damdamin mo. Kaya, witchcraft yan, attack. Or, ano ba yan? Psychic attack. Psychic attack. Psychic attack yung ginagawa sa'yo. Psychic attack. Ano ba yan? Anong ginagawa sa'yo? Anong epekto niya sa'yo? Nag-wonder yung isip mo. May mga gusto kang alamin na sikreto. It's a deceit. 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 So vicious. Mawalang puso itong mga nag-wonder yung isipan mo. Para bang nagsisik na kung ano na hindi makapahinga yung isip mo. You know, may nanggugulo sa isipan mo or may nang-influence na. Vicious, walang puso, at or vindictive. Masama ito. Sama na cold. Kasi in reverse yan. Yan ang ano ba yun? Marami ba yun sila? Nakataka sa'yo. Isa marami yun. Pwedeng tatlo. Tatlo sila. Kasi tatlo yun nasa picture. Tatlo silang gumagawa niya sa'yo. Pang-atake. Anong pang-atake? Ano ba yan? Puro pala. Teka lang. Ano ba yun? Tatlo silang gumagawa sa'yo ng pang-atake? Tatlo. Hindi eh. Dalawa sila na gumagawa ng pang-atake sa'yo. Pang-atake ng dalawa. Dalawa sila. Yeah. Dalawa daw sila. Ano yun? Tandem. Tandem. Affected ka. Napiktuan ka. Yun yung energy mo. Napiktuan ka ng ginagawa nilang pa-atake sa'yo. Napiktuan ka ba? Baka hindi. Napiktuan ka, guys. Kaya ganyan yung energy mo yun. Anong klase ng witchcraft yung ginagawa nila sa'yo? Iba-iba kasi yun eh. Alamin natin. Kulang? Kulang ba yung ginagawa nila sa'yo? Hindi. Hindi siya kulang. Iba siya. Iba.
Psychic attack na daw. Psychic attack. Psychic attack ba yung ginagawa nila sa'yo? Wait lang ah. Psychic attack ba yung ginagawa nila sa'yo? Psychic attack yan. Hindi yan kulam. Hindi kulam. Pero witchcraft din yung psychic attack. Ngayon, habang ginagawa nila yan sa'yo, yung psychic attack. Tawang tawa yung mga yan. Tawang tawa yan. Hindi naman. Nangigigil sa'yo, nangigigil. Ayun, nangigigil sa'yo na gusto ka talagang ma-stuck. Wala mayari sa buhay mo, ganun. Ano ba yung malapit lang ba yan sa inyo? Kalugar nyo lang yan gumagawa o kabarangay. Gumagawa ng pan-psychic attack sa'yo na yan. Kalugar nyo lang. Ano ba yan? Kapitbahay? Malapit lang sa inyo yan? Kapitbahay mo lang yan? Magawa yan? Hindi. Yung makapitbahay. Pero malapit lang yan sa inyo yung magawa yan. Yung psychic attack. Malapit lang yan sa inyo. Ano yan? Pagkausap mo yan. Mabait sa'yo. Pagkausap mo. Hindi. Ano yan? Kaaway mo talaga yan. Kaaway mo. Kaaway mo talaga yan. Yeah, away mo talaga yan. O, pwedeng nag-away kayo, nag-away. Nag-away kayo. Psychic attack to. Iba yung kulam eh. Iba yung psychic attack. Iba-iba din yung barang. Yun ang, ano kasi yung, parang mataas na antas yung barang. Ewan ko. Ewan ko ba yan? Sa madaming klase, di ba may voodoo pa? Ginagamitan ng manika. So, parang kulam din yun, di ba? Pero, ewan ko, madami kasi yun, guys, eh. Kaso lang, yun na, piktuhan ka ng psychic, pang psychic attack nila. Gusto lang i-disturb yung peaceful na yung nanahimik ka dyan with the temperance na peaceful yung aura mo. Bakit? Bakit gusto nilang hindi yung evil kasi psychic attack yan. Kumbaga light lang yan, hindi yan ganun kalala. May mga psychic attack. Iba yung kulam. Yung kulam talaga. Yung yun na yung evil talaga. Psychic attack ay yung hindi ka lang ma-attake niyan kung walang connection, kung hindi kayo nagkaroon ng interaction with that person. Pero evil yung aura ng mga gumagawa na, yung mga nakapang psychic attack. I don't know. Basta yun ang alam ko. So, if you're interested then, research na lang po. So, yan. To know. So, mga ganyan psychic attack na yan. So, kung maramdaman nyo yan pag sinasakit attack kasi kayo, para bang nahina yung katawan nyo, no? Or parang may energy vampire, yung sisipsipan kayo ng energy, nahihilo kayo sa katiulo nyo, mga ganun. Ganun yung mga epekto ng psychic attack. So, yan. Psychic attack. Kulang ba? May kulang ka ba? Kulang ka? Wala kang kulam. Psychic attack. Naapektuhan ka ng psychic attack. Sinasadya ba nila yun pang psychic attack sa'yo? Sinasadya nila? Sinasadya nila yung pang psychic attack sa'yo? Minsan kasi, ay hindi nila sinasadya, guys. Sinasadya, hindi nila sinasadya. Hindi naman nila sadya. Yung psychic attack, kadalas hindi sadya yan. Minsan sa isip lang nila yan, ganun. May na-atake sa'yo, psychic attack, para maging unstable ka, para ma-stuck ka. Or when you wish nila yan na ma-stuck ka. Kasi nanggigigil sila habang ginagawa nila yan, pero hindi nila sinasadya. Sabi, hindi nila sinasadya.
Yeah, maaari may galit sa iyo yan kasi nakaaway mo. Ayun, tapos evil yung aura nila yun. Kasi pang psychic attack sila sa iyo. At possible na mahina yung aura mo. That's why. Apektuhan ka ng mga ganun. Maaring galit na galit sila sa iyo. Ganun. Yeah, aggressive. No? Hindi nila sinasadya eh. Iba yung kulam. Iba yun. Pero sa parang witchcraft na din yun eh. Yung psychic attack. Yung katulad ng evil eye. Unintentional or intentional. Ganun. Katulad ng balis. Intentional or unintentional. Kadalasan itong mga psychic attack na to. Hindi din intentional. Yung ganun. Hindi din sila aware minsan. Ganun. Pero wala kang kulam daw. Wala. Wala, hindi nila intention yan. Parang may galit lang, nakaaway mo kasi naman yan. So yan, bakit mahina ba yung aura mo na napiktuhan ng psychic attack? Mahina? Hindi naman. Maring, bakit napiktuhan ka ng psychic attack at hindi lang? Dahil ano ka eh. You have a kind heart, no? Parang empathetic, no? May empathy ka. Ano ka kasi, parang emotional, no? With a cups here. Mabuting puso mo, ganon. Kasi yung mga yan, dark yung aura, evil yung aura, yung mga nakapang psychic attack. So, napiktuhan ka. Kasi parang you're, mahilig ka manuyo-nuyo, mga ganyan, no? Or madali ka lang mag-forgive, mga ganyan. Wala masama sa'yo. Evil yung aura ng mga yan. Evil yung aura ng mga nang psychic attack sa'yo. Pero hindi nila intentional yan, guys. Evil yung aura ng mga yan. Yeah, evil daw. Oo. Oo ang sagot. Pero hindi nila intentional yan. So, yan. Yeah. Hindi nila intention yan. Wala, kumbaga, ano yun, hindi sila aware na nakapang psychic attack sila sa'yo. Yung mga na psychic attack sa'yo. Hindi sila aware. Hindi sila aware, guys. Hindi sila aware. May matinding galit tong mga to sa'yo. Hindi naman matindi talaga. May galit sa'yo. May galit na palagi nasa isipan kanila. Ganun yun, para may cord yun eh. Kasi naging close pa kayo niyan dati or basta nagkaroon ng interaction sa inyo niyan basta na psychic attack yung isang tao. Ganun. May galit sa'yo. May galit sa'yo. Pero hindi matinding galit. Ano yan? Yung hindi naman nila intention yan. Kaso lang, yun nga, evil yung aura nila. Kasi siguro dahil may galit sa'yo. Dahil may galit sila sa puso nila. Pero, Libra, Gemini, Aquarius, tingnan natin kung ano yung pangontra sa psychic attack. So that you will know. Ano ba yung pangontra sa psychic attack? Para hindi ka mapekto ng psychic attack. Pyrite. Kadalasan pyrite yun, guys. Pyrite ba? Pyrite daw. May stable ka. Pyrite. Ang pangontra. Pyrite. So, yun ang alam ko. Pyrite isa yan. Pyrite. Sa mga psychic attack lang. Sa mga ganun. Pero kulam, guys. Hindi pa pantay pag pyrite ang baon. Hindi pa pantay. Yan alam ko na. Pyrite daw ang pangontra sa psychic. Para hindi ka mapiktuhan. Para strong yung aura mo. Ganun yan. Ang kulam, iba yan. Hindi mo kailangang magalit sa mga hindi nila intention yan. Maring may galit lang sa'yo. Pero hindi nila intention. So yan. So let's see. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, and Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. So, ayan.
Akala ko kulang. Akala ko kulang kasi merong the shadow side, no? Witchcraft pa naman daw sabi kanina. Pero hindi siya kulang, guys. Maring hindi ka naman matablan ng kulang. Or ano. Pero, hindi nila intention yan. No? Yung pang psychic attack sa'yo. Mali lang kung intention. Diba? So, ikaw ba nakapanaikik attack ka din sa kanila? Nakapanaikik attack ka din sa kanila? Tignan natin, ha? Hindi. Hindi. Kasi ano nga yung aura mo? Parang soft, loving, kind-hearted ka. Yung ganon. Loving energies. Mga ganyan. Ayun, no? Para bang white, soft na eh, feminine. Siguro sa kanila. Ano ba yung aura nila? Bakit? Nakapanaikik-attack sila. Something na dark, aggressive. Yan yung aura nila. Impulsive. With a color gray, parang nag-grief, no? Na parang there's an intense emotion. May galit talaga. May galit to. And, ano sila, guys? Yung parang, ano yung aura nila na stuck yung aura nila. Stuck yung parang, sila makaalis. Nakatali. Parang gano'n na confused. Mga confused na mga tao to. Clouded yung isipan. Ano ba itong mga tao to? May mga, kasi nakastuck eh. May mga kulam ba yun ng site? Nakapang psychic attack sa'yo? May mga kulam sila sa katawan? May mga kulam ba sila? May kulam sila, oh. Sino nagkulam? Ikaw? Sino nagkulam? Tingnan natin, ha. Ay, ito talaga ako, ano. Sino nagkulam sa kanila? Ikaw? Tingnan natin. Hindi ikaw ang nagkulam. Hindi ikaw ang nagkulam sa kanila. Kaya evil yung aura kasi may kulam sila, guys. May kulam. Hindi ikaw ang nagkulam dyan. Ano ba yung nagkulam sa kanila? May galit sa kanila. Yung nagkulam sa kanila. Tingnan natin. May galit ba sa kanila yung nagkulam sa kanila? Maring nag-away kayo niyan. Hindi, walang galit sa kanila. Pwedeng selos. Selos, mga ganyan. Hindi. May agrabyado sila. May naka-agrabyado sila sa kinulam, sa nagkulam sa kanila. Naka-agrabyado. Baka inutangan nila or na hindi sila nakabayad, mga ganyan, no? Tikan dyan yung kadalasan. Meron din na may agrabyado. Pero wala naman sigurong galit na matindi. Kasi kinulam na sila eh. Doon ay binusok. Bakit? Ano bang ginawa nila? Nilansiya nila yung kinulam, yung nagkulam sa kanila. Ganon? Ayun. May nilansi sila dyan. Kaya huwag kayong mag-ano guys ha, mga ganyan. Kasi minsan, matagpuan nyo yung mga ganun ba. Na, kasi dapat maging fair lang tayo. Huwag yung nansi ba. Huwag man namang. So, ganun. Well, bahala kayo. Buhay nyo po yan. Nasa inyo yan. No? Kung tingnan nyo to, kinulam. Dahil may ginawa silang pandalansi. No, pero hindi ka nang kulam diyan. Hindi ka naman siguro mangkukulam, no? Hindi ka naman mangkukulam. Meron silang kulam sa katawan. Meron. That's why siguro 'yun din bang dahilan kung bakit naging aggressive sila, kung bakit nagkaroon ng away sa inyo noon dahil sa may kulam sila. See? Ayun na nga 'yan, guys. Picto 'yan ng kulam eh. May aggressive 'yung isang tao, nagagalit, pero ang daling magalit, no? Actually, yung psychic attack, may ano din yan, may effects din yan eh. No? You know, as you know, dahil sa kulam yan. Kung kaya nagkaroon ng away, madali silang makahanap ng kaaway. Madali silang, basta parang pag-initan din sila ng iba pag may kulam. So, ganun, kailangan na lang magpagamot. No? Sinabi ko naman kung ano yung sign ng kulam eh. So, madami yung mga gagamot sa guys. Yan. Hindi ako ganun ka-expert ng gamot, guys. Ano lang talaga yung light lang, charot. Yung mga ganun lang. Ayan. So, yan. Psychic attack lang yan. Sila yung may kulam.
That's why evil yung aura nila. So, yan. Nalam ko lang, no? Para klaro. So, yan. Sila ang kinulam ng magician. Magician yan. Magician yung energy. Ay. Kailangan magkape muna. Ay. Kaya siguro, parang nasusulsulan yan sila eh. Walang kwenta-kwenta. So, siguro, nag-away kayo dahil sa naging aggressive yun sila or kung ano man yung anong dahilan. Isa yun sa dahilan kung bakit nag-away kayo noon ng mga taong yan or ng taong yan. Kung isa lang yan. Dahil sa may kulam sila. Alam niyo, madaling makahanap ng kaaway or madaling magkaroon ng kaaway or basta ganun. Aggressive kasi yung mga nakulam kasi ano yan sila eh. May evil nga sa aura nila. May nangalit nga sa kanila. So, ganun. Yun ang pinakaiba. So, let's see kung ano yung papasok sa buhay mo. Anong papasok sa buhay mo? Healthy water when you're rat boy, what is rat boy, nothing at all. Ang dami nito, guys. Ito na lang, isa lang. Kasama ba itong the karma dito sa papasok sa buhay mo? Kasi, ano lang, hindi daw siya kasama. Ano lang talaga ito? Kasi marami yun. Dami nun. Lima, anim. Page, kung tatlo lang yan, kukunin ko lahat. Page of Wands. May mag-take ng action sa'yo. Sino ba itong mag-take ng action sa'yo? Knight of Pentacles. So, if you can help them, kasi malapit na yun sa inyo, kung ano, pwede mo sabihan na kung alam mo na affected sila, na apektado, you can help them to heal, na mag-heal sila. Kasi, kaya sila nagsisuffer, it's because of a kulam, no? Dahil sa kulam. So, yan. Kaya, gano'n, naging aggressive yun nila dahil sa kulam. So, kung may galit ka din sa kanila, unawain mo na lang din kasi may kulam na sila. Yung gano'n. So, a bit thankful na wala kang kulam. Sila meron na eh. So, Knight of Pentacles, mahirap yun pagka nakulam, guys. No? Kasi, na-experience ko yan, mahirap yan. No? So, the kademonyohan yan, gawain yung gano'n. The man, Three of Wands. Naging stagnant yung connection ninyo nito. Ayaw mo nang antayin itong taong ito eh. Hindi mo na inantay ito. Hindi ka na motivated na antayin itong taong ito kasi naging stagnant. Parang nakahang yung connection nyo. Ano wala. Pinabayaan niya din. Pabayaan din siya. Yung ganon. Pero, ito yung energy niya. Knight of Pentacles. Knight. Kaya rin ito mag-commit ngayon. Yung dati, hindi. Dahil, ayun o, parang naging pabaya. Ngayon, kaya niya na mag-commit. Na mapag-grow yung relationship. Na magtuloy-tuloy. Na maging long-term. Dati, anong energy ng taong to? Knight of Wands. See? Sabi ko, dati hindi mag-commit yan. Parang scattered yung energy niya. Kung saan patalon-talon, no? Kung sa, parang namamangka sa dalawang ilog, mga yan, or sampung ilog, or pwedeng ganun, no? Mga ganito energy. Knight of Wands, parang walang kaseryosuhan sa relationship pa yan. Walang balak mag-commit pa to, dati. Walang balak na mag-settle down yan dati. Yung Knight of Wands na yan. Knight of Wands.
know you're rising a morning sun. I feel you touch me in a pouring rain. Yung pangontra guys sa psychic attack guys, iba yun sa kulam. Yung kulam, iba yung pangontra niyan sa isa sa psychic attack. So, kailangan talaga. Ano ka, yung kailangan kung ayaw mo biktima ng mga ganun, kinamayaw ka ng lahat. Iba-iba kasi yun eh. So, yan. Magkaiba yan. Ay, palaman ko dito. Palaman dito. Ay, labas na ang mga bata. Batang batuta. No? Teka na. Ang bait. Ah. So yun guys, may pagbabago sa person na to, transform, nag-improve, at marunong na siyang mag-commit, no? Stable na and grounded. Kahit sa work niya, marunong siya mag-commit, mga ganyan. May growth na, no? And may patient na yan. Dati, walang pasensya to. Aggressive. And parang hindi ka makarely yan dati. Ngayon, maging reliable na yan. Dati, hindi loyal yan. Ngayon, maging loyal na yan. Ano intention sa iyo ng Knight of Pentacles na to? Ano intention? Intention. Mag-effort sa iyo continuously. Mag-focus sa iyo. Sama ko na to guys kasi nanginayang yan sa'yo. Dahil unstable siya without you, parang wala siyang confidence na nung dati na kayo pa, ay naku, mas lalo siyang lumaki yung ulo niya, mas lalo siyang bilib na bilib sa kagandahan niya, sa kagwapuhan niya, mas lalo pa siya naghanap ng iba kasi attractive daw siya, nagustuhan mo daw siya. Naing love ka daw sa kanya. Ganun ba yon yung nasa isip niya noon? Teka na, teka. Ganun ba yung nasa isip niya noon? Tama. Ganun yung nasa isip ng person mo dati. Tama daw. Actually, clouded yung isipan niya dati. Siguro immature pa yan dati. Pero ngayon nag-improve na. Kasi, ayan na siya, oh. Knight of Pentacles na. Eh ngayon, nagsisi siya, no? Nagsisi siya kasi hindi mo na siya inantay. Nagsisi siya at nanghinayang sa'yo. Ayan o. Lubos na ng hinayang. It's because matindi yung impact sa kanya. Nawala yung confidence niya. Ayan o. Alam niyo yung hindi niya magawang maging masaya sa buhay niya. Yung hindi siya komportable pag wala ka. Yung hindi na siya ganun ka-independent, hindi na siya ganun ka-confident, or hindi na siya confident, no? Hindi siya independent from you, pwede emotionally. Para nakarely na siya sa emotionally. Nakarely na yan sa iyo emotionally ngayon, kahit na you're in separation right now. 50-50. Ano ba itong nangyari sa taong to na karma? Kasi mayroong karma lumabas. Karma ba yan? Hindi naman. Hindi naman siya na karma. Pero balak na mag-focus na sa iyo, pagtuunan ka ng pansin sa iyo, na siya magfo-focus, commit, mag-invest, mang ganyan. Tingnan niyo. So, what we have here is Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Actually, yung sabi ko na kanina yung mga signs. Ano ang feelings ng person na yan sa iyo ngayon? I know your eyes at a morning sun. Full of attraction. Driven. Passionate. Decisive siya na mag-take ng action sa'yo. At ano pa yung feelings niya sa'yo ngayon ng person na yan? Confused. Unsure.
May pagka-unsure din siya na parang tao din yung isipan niya, no? Unsure na mag-effort. Hindi siya ganun ka-sure, no? Pero decisive din. Nandun yung fire, nandun yung ano, siguro, ano ba to? Meron ba tong kulam yung person mo? May kulam ba yan? Tingnan natin. Wala naman. Pwedeng may fear. Dahil naging loko-loko siya dati. No? Yun ang pa-hold back sa kanya eh. Na mag-take ng action eh. Parang unsure siya na mag-effort sa'yo. Ganon din yung naramdaman niya. No? Pero ano yung iniisip niya sa'yo ng person na yan? So parang may doubt pa rin. No? Pero ang makipag-ayos, ang magka-ayos kayong dalawa, ang bumalik sa'yo, madami ito. Kaya top tanking mo ako, guys. Ang wag nang i-resist yung universe with this. Yung wag nang i-resist yung magkabalikan kayong dalawa. Yung ganon. Bakit ang tingin niya, are you destined to be together? Ganon yung tingin niya, na destined ninyo yung isa-isa. Yeah. Kasi, yun ang tingin niya, na destined ninyo yung isa-isa. Kaya hindi niya na daw i-resist. No? Yun ang iniisip niya, na hindi niya na i-resist yung bumalik sa'yo. Yung magkabalikan niyo, or yung mag-effort sa'yo. Pero, sa feeling sa may pagka-unsure pa eh. Why? Bakit unsure? Dahil naguguluhan, nalilito siya, nalilito. Kung ano yung gagawin niya, kung anong path. No, parang nalilito to, pwedeng may iba siyang gusto na path or whatever. Or pwedeng may dalawa siyang gusto, no? Ikaw at yung ibang bagay, pwedeng career or ikaw. Yung ganun. May mga goals siya. Madami siyang goals. Or else, may options siya. Let's see, may options to. Yung person mo na yan, may options. May options siya. That's why. Or may option siya na hindi niya options or priorities. Na hindi niya, parang hindi niya kayang i-sacrifice. Now, the two of wands. So, ganun. That's why unsure siya. And pero tingin niya, niisip niya na ikaw yung destiny niya kasi connected kayo spiritually or energetically, nafe-feel ka niya. Nafe-feel ka niya as, ano, paano kanya nang feel? Paano kanya ma-feel ng tao yan? Ano nafe-feel niya sa'yo? With the high priestess, ano nafe-feel niya sa'yo? Ano naramdaman niya? Ano yung nasisense niya sa connection niyo? Knight of Pentacles. Na para maging stable and may growth talaga and pang long term yung relationship niya with you pag ikaw yung karelasyon niya, na para bang yung katulad ng destiny na magkatuluyan talaga yung ganoon, yung may commitment na relationship. Possible kung may options yan, parang fling lang or yung katulad dati na ginagawa niya dito. Ayan, magkukommit na siya. Dati, yung parang tikim-tikim lang or enjoy-enjoy lang. Mga ganyan ba? Pero sa'yo daw, para bang pang long-term, katulad ng destiny na kayong dalawa ang magkatuluyan. Na, yung may forever na. Yung ganun. Na, walang nagiging mailap yung ganyan. Yung walang naging too selos, seloso, selosa, too jealous na person. No? Parang ganun. Or, siguro hindi ka gano'n kasiloso or silosa. Pero, kasi yun ang nasa picture dito. Yung hindi ka magiging mailap or hindi kayo magiging mailap sa isa't isa na yung hindi kayo nagtatanim ng puot, yung mga ganyan. Well, ito talaga na maging long term or maging stable at makasama ka niya sa journey ng buhay niya ng pang long term. Yung gano'n na may growth, mag-continue yung inyong relationship kasi ang tingin niya sa'yo, destiny ka niya. So, destiny ka nga ba ng tao yan? Are you destined to be together? Destiny mo nga ba yan ang mapangasawa? Yun ang tanong.
Yeah. Dalawa naman yung upright eh. Yes. Yun nga alam. Yes, merong the wheel of the year. And yes, destiny mo siyang mapangasawa. Yun nga lang guys, merong in reverse dito at sa top pa. Pag hindi siya nag-take ng action sa'yo, may possibility, ganun yun eh, may possibility na pwedeng hindi kayo magkatuluyan, hindi magkaroon ng rebirth sa inyong dalawa pag hindi siya nag-take ng action. Right? Tama ba? Pag hindi siya nag-take ng action sa'yo, or pag hindi siya nag-message sa'yo, hindi, or pag hindi siya nakipag-usap sa'yo, or pag hindi siya sumugod sa'yo, yung ganun ba? Hindi kayo magkakatuluyan. So, ganun. Hindi naman pwede iasa lang yan sa destiny ng taong yan. Kasi kung hindi siya magte-take ng action sa'yo, hindi kayo magkakatuluyan. Pero pag mag-take siya ng action sa'yo, for sure, yes, ma-fulfill yung destiny. Merong destiny na hindi natutuluyan. Ayun ang alam ko. Dahil sa ayaw, may ayaw. Yung ganun. So, hindi mo din ma-ano. At sabihin mo na you're meant to be together kung merong ayaw. Kasi pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Diba? So, ganun. Eh, kung destiny nyo ang isa't isa, kung ayaw nyo naman na mag-take na action sa'yo, busy siya sa iba. So, what's the sense ng destiny nyo ang isa't isa, diba? So, ganun. So, ano pang darating sa'yo soon? Maliban dyan. Seven of Swords. Ano pa mga darating sa'yo? Anong darating sa'yo? Yun na nga, yun yung person na yun. Maliban dyan. Yun pa rin yun, na hindi na siya deceitful, na he or she feels sorry sa mga nagawa niyang deceit sa'yo in the past. Sa ginawa niya yung pan-cheating, ganyan. Babalik nga daw siya. Pero lito pa yung isip niya, sino kayang pipiliin ko sa option ko, ganito, ganyan. Para hindi ko kayang isacrifice yung iba. Mga ganun siya. So, ano, pero may iba pa bang person for you na masasabi nga bagay talaga sa'yo? Meron. Meron. And mag-reach out siguro to. Para bang innocent, no? Ayan, no? Page of Cups nga lang yung energy niya. New person ba to? Yung Page of Cups. New person. New person yan. It's a new person. Yeah. Sobra attracted dyan sa'yo. So, ito na lamang, guys, for collective reading sa mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman, paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakarationate sa reading ito.